that is the commitment that they gave also to Mia, that they will not shy away from the liability if any at all, no? Dito sa pangyayari ito. Nakikipag-ugnayan na sa Manila International Airport Authority ang kumpanyang nag-ooperate ng nasunog na parking lot kahapon sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Mia spokesperson Attorney Chris Bandijo, nagbigay na ng commitment ang Philippine Skylanders International na hindi nila tatakbuhan ang kanilang obligasyon sa mga may-ari ng 19 na sasakyan na tinupok ng apoy kahapon. As to the liability, Maminya, yesterday po, we had a meeting with the representatives of Philippine Skylanders. The message of the general manager to them was very clear that they have to answer, they have to be very specific as to what is the extent of liability that they will be answering for. No? So by 7 p.m. last night, we already received a communication from them indicating their position as to the assumption of liability. No? But this morning, I messaged them already, no? And just to be accurate, no? Since I'm not their spokesperson, this is the message from their counsel and general manager. No? We can state that PSI shall assume liability for the damages caused to their vehicles. And they will be reaching out to the affected owners. Mula sa 19 na sasakyan na nasunog, 7 may-ari na ang dumulog sa MIAA kaugnay ng insidente. Sa ngayon ay hinihintay pa ng MIAA at ng PSI ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang saklaw ng magiging liability ng operator ng parking lot. Base sa salaysay ng security personnel na nagbabantay sa lugar kahapon, sinasabing mabilis na kumalat ang apoy na umano'y tumagal lamang ng halos 12 minuto bago na-respondehan ng mga bombero. Based dun sa witness account, ito pong private operator ng parking facility na ito, yung kanila pong security personnel ay rumesponde, no? Doon sa isang SUV na based sa kanilang account ay nakita nilang nagliliyab. They responded, they tried to use fire extinguishers. In fact, nakaubos po sila ng 4 na fire extinguishers. Kaya alam po, when we arrived at the site yesterday, napansin po ng ating general manager na si Eric Ines, no? At mapapansin nyo rin naman po sa mga videos na pinapakita ninyo, talaga pong maraming tuyong-tuyong damo sa parking facility na ito. Upang maiwasan na maulit pa ang insidente, inatasan na ng MIAA ang PSI na ipatanggal na ang lahat ng tuyong damo sa parking lot at tambakan na ito ng mga graba. Plano rin ng MIAA na standby na sa lugar ang kanilang fire trucks upang mabilis na makaresponde sakaling may sumiklab muli na sunog. Kasama rin sa plano ang pagpapatupad ng rerouting sa daloy ng mga sasakyan upang mas mabilis na makapasok ang mga bombero na magmumula sa labas ng NAIA. Samantala, sinabi rin ng MIAA official na batay sa inisyal na investigasyon, wala silang nakikitang foul play o posibleng pananabotahe sa insidente. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.